namatay ang apoy. Right. Bakit napakalaga ang apoy? Hallelujah. Sabi dito, it purifies. Hallelujah. Yes, ang apoy, yan ang ginagamit kahit sa paggawa ng gold. Kailangan yung ang lalabas siya maging ang gold na yon kasi dadaan sa apoy. It purifies, it helps us to live a holy and righteous life before God. Ipipurify ka talaga ng apoy. Lalabas ka talaga, magsashine ka doon talaga, na magbabright ka talaga. So yun ang ibig sabihin, pagdaanan mo talaga ang apoy na yon na kailangan maluto ka talaga sa apoy para lalabas ang totoong ikaw. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi dito, bakit napakalaga ang apoy? Hallelujah. It gives us passion and love for things of God. Magbibigay yon sa'yo ng passion. Pag may apoy ka, kahit hindi ka nasasabihan ng leader mo, ng coordinator mo, you have a spiritual common sense. Ano ang makontribute mo sa gawain ng Panginoon? You love the things for God. You love to support sa gawain ng Panginoon. Kahit hindi mo na kailangan utusan mga kapatid, nandoon ang pagpapagal mo. Kahit walang paluwang mga kapatid, nandoon ang pagpapatuloy mo. Dahil nandoon yung apoy. Yes. Ang malalaga, lumalaga sa loob na yun, na hindi ka kailangan, hindi ka magtatampo, na hindi ka pinaluwap ng leader. Hindi ka magtatampo, na hindi ka pinaluwap ng teacher mo. Dahil may apoy yun, mga kapatid, mahal, may passion ka, na kailangan mo magpapatuloy, kailangan mo mag-aral, kailangan mo suportahan ang gawain ng Panginoon, dahil nag-glorify ang Panginoon sa buhay mo. Praise the Lord, pagpapalati ang Panginoon! Hallelujah! So important, it helps us totally surrender to God's will for our lives. Amen. Totoo po yan, mga kapatid. Pag nandoon yung apoy sa ating puso, willing po tayong i-surrender ang lahat sa ating buhay. Kahit alam natin na maililet go tayo, pero willing tayong ibigay yun sa Panginoon dahil kalooban yun ng Panginoon. Kailangan natin i-surrender yun ang mga bagay na napapabigat sa atin. Kailangan natin i-surrender yun sa kalooban ng Panginoon ang paglago mo, kapatid. Huwag mong kontrolin ang paglago mo. Ayaan mo ang Panginoon ang tutulong sa iyo na ito ay lalago. Huwag magmadali sa paglago. Beyond the process yun, mga kapatid, step by step. Dahil kung nagmamadali ka, bigla kang hihinog, delikado. So kailangan mga kapatid, hintayin natin yung season natin. Patuloy lang, kahit maliit ang ano yung progress, it's okay, kailangan makita ang continuous. Pero tuloy-tuloy, hindi kailangan mag-stop. Kahit 5 minutes mo yung ginagawa, prayer mo, ang pagbabasa mo ng Word of God, pero kung continuous, napakahalaga yun mga kapatid, makikita, magbubunga, magpa-progress pa ang lahat ng mga yun. Eh gusto ng Panginoon, sabi niya, tuloy-tuloy, kailangan natin i-surrender ang lahat na ito sa kalooban ng Panginoon. That's right. Lalo na kung may mga bagay tayo na tinatago-tago, na hindi natin ililet go, alam yun ng Panginoon. Ang apoy na yun, mag-uutos sa'yo, ibigay mo na sa Panginoon. It's a time na, sister. It's the right time na, sister, na i-surrender mo na ngayon sa Panginoon. Ang mga dalaga mo yun ngayon. So, ngayon, ang kalooban ng Panginoon na kailangan mo yun i-surrender. Otherwise, ang apoy na yun, mamamatay pa, mga kapatid. Mag-indap-indap na lang siya. So nandun yung ano na, kailangan pa rin natin totally i-surrender sa kalooban ng Panginoon. Amen. Thank you, Jesus. Sabi din dito, bakit napakalaga ang fire? It gives us boldness and courage to share the good news of the kingdom. Amen. Amen. Lalo sa panahon na ito, mahirap ngayon ang mag-reach out. Mahirap mag-soul winning business ngayon sa labas. Dahil may mga social distancing, may mga police, may mga restriction na kailangan natin sundin. Pero sabi ng Panginoon, kung meron tayong apoy, nandun yung boldness. Bibigyan niya tayo ng mga strategy na kahit para hindi mapansin ng pulis na nagahayop tayo. Amen. So, wala na doon na may ilalagay ang Panginoon dahil nakikita niya yung desire mo eh. Yung boldness and courage mo, kailangan mo magkawin ng kaluluwa ngayon. So, nandun yung ano na, bibigyan ka niya ng apoy na yon na siya magtutulak sa iyo. Lapitan mo yan habang wala pa ang pulis. So nandun yung bantayan mo pulis. Pag nandiyan ang pulis, of course, social distancing. So nandun talaga yung ano na, kailangan aware tayo, kailangan marunong din tayo. Kung smart si Kaway, kailangan mas smart ka rin, kapatid. At sabi niya, ito po yung resist, dahil pag-limit niya, hindi nga pwede. Pero may kaparaanan naman ng Panginoon, right? Amen. So nandun na, ano pwede natin gagawin sa mapasimpling bagay. Amen. Hindi mo kailangan na ipakita na naghahayo ka. So kahit pwede mo gawin sa, kung i-message mo sa social media, kung
ka mag-post ng mga encouragement. Pwede mong ano, maraming kaparaanan ng pag-uwi ng soul, mga kapatid. So, okay. Nandoon ang ano na hindi mo kailangan